What's up, mga ka-RR? Vlog number 4 na po tayo, mga ka-RR, no? And meron tayong guest na naman na makakasama sa vlog natin. So ito na po siya. Tintinin! Si Ma'am Jovi. Ma'am, pakilala ko muna baka hindi ka kilala ng mga ka-RR natin. Okay. Hello mga ka-RR, Ma'am Jomin. Ma'am Jomin. Yes. Jomin. Babae po babae, ako, babae hindi po siya. Ako Sir Jomin o kaya Sir Barrios. Ang dami pa nagkakamali sa ano? Yes, lagi. Lalo na kapag nakalagay nung Prof. Jomin Barrios. Iniisip nila agad. Yes. Lalaki ka. Pero babae po si Ma'am Jomin. Panglalaki man yung kanyang pangalan, pero babae po ako. Yes. Okay. Babae. Gusto makita mo, makita mo. Oh, okay. And censored, censored. Si Ma'am Jomin ay yung coordinator natin dito sa UCC North sa... BSCS. Bachelor of Science in Computer Science. Saan gumaduate, ma'am? Saan gumaduate? Graduate ako, syempre dito din. Anong course? Alma mater. Syempre, Comsci to. Yes, kaya nga siya nandun sa program na yun. No? Yes. Kasi dun siya graduate. Okay. So, pag-uusapan natin ngayon, mga ka-RR, ay tungkol uri ng mga estudyante pagkatapos graduate. Kung nakaka-relate kayo, feel free to mention kung sino man yung ganito, okay? Kung sino man yung ganyan, okay? At kung anong number sila. So, meron tayong 5. Limang uri ng estudyante pagkatapos graduate. Okay. So, unahin natin, syempre, ang inyong ka-aral. Unahin natin ang inyong ka-aral. So the number 5 for me is... Siyempre, tambay. Si tambay. So sila yung, the word itself, tambay. Sila yung pagkatapos graduate, hilata dito, hilata dyan, Mobile Legend dito sa kanto, Mobile Legend dyan. Baka napagod kasi siya. Napagod mag-aaral. So, yun na lang yung time daw muna para makapagpahinga sila. So, ang number 5 natin ay yung tambay. Tambay. Naging tambay ka ba nun? Ako? Hindi. Hindi. So, pagkatapos mong graduate? Bago ko graduate. Bago graduate. Medyo nagkaroon na ako ng... callback. Okay. Kasi bilang panganay. Kailangan na. Breadwinner eh, na? Breadwinner. Kailangan mo, kumayod. Ganun! Ayod! Kayod! Paano yung kayod? Ano yung kayod? In, yung parang kuratsa. Kuratsa? Kuratsa? Oo, mayroon pa ka na eh. May tatlo pang kasunod eh. Talagang pagka-graduate mo, pagka-graduate hindi ka na naging tambay. Okay. Ano na agad? Trabaho na. Trabaho na. Ako naman, kung tatanungin nyo ako, kahit huwag nyo nang tanungin, SKL. SKL, oh. Naging tambay ako for almost matagal din, no? Matagal din. Tapos, ayun, no? Ilang buwan. Naghahanap naman ako noon. Hindi pa lang swinerte. Hindi ako siniswerte sa mga trabaho ang kinukuha ko. Kasi nga, it's call center agent, no? Sa mga BPO company natin dyan. Hindi sila masaya sa English ko. Ako, meron silang English na trust. Masaya ako sa English ko, ewan ko sila. Wala kaya sila. Ganun. Tapos, ayun, mga ilang buwan, nagkaroon na rin ako ng trabaho. And yun nga, first work ko is computer instructor sa isang private school. And number 4 natin, mga ka-RR, na ibabahagi sa atin ni Computer Science Coordinator, Ma'am Jomin. Okay, ang number 4 na uri ng estudyante pagkatapos graduate. Ay, para sa akin, yung number 4. Okay. Yung estudyante, laging nakakaalala. Okay.
Dating laging nakakaalala. Okay. Na kahit tapos na yung naging samahan niyo sa loob ng classroom. Tama. Diba? Pag meron kang mga relatable na post, okay, yung sumasagot din siya. Yan. Yeah, nagko-comment sa mga Facebook ganun. Page. Comment mo na sa mga yes. Facebook comment. Nagsosubscribe, no? Nagsosubscribe. Yo, lalo na ngayon. Nakita yung mukha natin dito. Subscribe na yan. Yun, yung mga hindi nakakalimot. Oo, hindi nakakalimot na kapag pumupunta or bumibisita sa yes. alma mater nila, pupunta agad sila dun sa department. Dadaan okay? Dadaan yung department na hanapin yung prof kung saan sila malapit or kahit malayo yung ano nila, yung pagsasamahan nila. Mga naging prof nila. Yeah, mga naging prof nila. Mga naging prof ng department nila. Yeah, ililibre ka. Pagkain man yan, diamond mo sa Mobile Legends. Skin. Skin, yeah, gano'n. Nakakaalala pa rin sila. Correct. Yun yung mga isa sa mga masasarap na maging estudyante. Yeah, napakasarap, no? Big deal para sa aming mga professor, teacher yun na pagka-graduate mo, hindi mo kami nakakalimutan. So, parang pay it forward. Parang gano'n. Yes. Tama ba yan? And that's number four. Number three. Babahagi ko ulit. So, nakaka-relate siguro yung napakadaming estudyante dito na naka-graduate na. The opposite side of estudyante yung laging nakakaalala eh yung number 3 natin. Mga estudyante nasa itaas na. Oh. What I mean guys is hindi na ma-reach. Hindi na ma-reach. Sila yung mga estudyante hindi na ma-reach. Okay? Na graduate na, hindi na tambay, may trabaho na, mas mataas pa yung sinasahod sa mga teacher, sa mga professor, and then what? Pag nagkita kayo sa isang daanan or nakasabay mo sa jeep, wala nang pansinan. Oh, ish. It hurts, you know? Sakit, no? Lalo kung kilala mo siya kasi example, isa siya sa pinaka-active sa klase na yon, no? Isa siya sa pinakamagaling sa klase na yon. So makikita mo yung future no, na ba? May future tong batang to. So tatandaan mo siya. Giging someone. Okay. So pag nakita kayo sa daan after na graduate, nakakailang bumate, okay? Sino ba ang dapat unang bumate, no? So hindi ka niya i-approach, no? Hindi kanya papansinin. Baka nahihiya lang. Nahihiya lang. May mga ganun, nahihiya lang. Pero as a student, no, bakit ka mahihiya kung kilala ka naman din no, teacher na yan? No? Hashtag pansin pa din. Hashtag pansin. Okay, pansin pa din. So guys, the lesson is, kahit nasa rurok na kayo ng tagumpay, no, wala na kayo sa laylayan. Sabi nga ng vice presidente natin. Correct. Wala na kayo sa laylayan. Mataas na yung nakuha nyong achievements for yourselves, for your family. Huwag nyo pa rin kalimutan yung naging teacher or mga naging professor niya. Correct. Yan po yung number 3. Hindi na ma-reach. Yeah. Ah, number two. Yon. Number two naman, yung mga estudyante naging tropa mo na. Naging tropa mo na. Number two. Ayan, napakarami niya. Sunod na level na. Okay. Yon. Yung ano ba to? Tropa? Or may another term pa para sa tropa? Trupa. Yun, yung mga naging trupa mo na. Trupa. I mean, hindi lang nung estudyante mo sila nakilala at nakasama. Okay. Hanggang ngayon, kasama ka pa din sa mga milestones nila sa buhay. Kapag may ayan ng kain tayo sa City Buffet. Hello, City Buffet! Number one ka sa i-invite. Kapag may mga birthday celebrations,
nandiyan pa rin sila para mag-message sa'yo. Nay! No, tawag ta, sa'yo, Nay. Nay, okay. Ma, taka dito, birthday na ang ano ko. Ma! Na-promote na ako. Yun! Tara, libre ka na. Ang sarap sa ears, no? Ganyan! Oh. Ang sarap sa ears, no? Okay. Ang sarap sa ears. Sobrang sarap sa ears. So, ayan yung mga estudyanteng true paso. Sila yung mga estudyanteng naging tropa mo. Okay. Naging tropa mo na kasama ka na sa listahan. Listahan. Pati pagka-girlfriend. Kasama ka. Kilala yung girlfriend. Ipapakilala sa'yo yung girlfriend. Grabe. I mean, sobrang nakaka-touch. Yeah, sobrang dami niya dito sa eskwelahan natin, sa paaralan natin. At nakaka-relate tayo dyan kasi hindi na nga natin nakakalimutan yung mga professor natin. Yes, naman. Maganda silang makisama, mga professor, mga teacher natin. So pagka-graduate natin, hindi rin tayo makakalimot. Ginagawa natin, kinakaibigan natin sila for the sake of ourselves na rin, no? Para maging komportable din tayo sa isa't isa. Okay. Ang number one natin ay... Ready ano na ba kayo? Ready na kayo? Ready na kayo? Sana meron ganito, no? Nakaka-relate kami dito, no? Sobrang hashtag relate match. Okay, hashtag relate match. So, ang mga estudyante na... Nag-give up. Give back. Hindi give up. Okay? Give back. So ano ba ibig sabihin nun, sir? Ito yung mga estudyante natin, no, na pagkatapos silang graduate, napili nila ulit yung alma mater nila, yung school kung saan sila graduate, okay? Para magtrabaho doon sa eskwelahan kung saan sila graduate. So, bumalik para magbigay ng serbisyo, okay? Yes. Doon sa establishmento, okay? Doon sa paaralan kung saan sila graduate. At maraming ganyan, no? Dalawa na po kami doon. Yeah. No? Dalawa na po kami doon dahil parehas kaming graduate ng UCC. It's ano payback time. Yes. Payback time. Na kung saan, yung mga estudyante mo dati, colleagues mo na. Correct. Ano, colleagues, no? Nag-English tayo, colleagues. Yun, special mention kay Sir Edwin. Sir, kay Ma'am Jenna. Kaya, kay Ma'am Jenna, kay Sir Makaspag, kay Sir Velarde. Sir Velarde. And some other professor dun sa South. Sir Latin. Sol. Sir Sol. Hashtag Sir Sol. Iba ba, Sir Castillo. Yeah, yung mga professor natin dati na ngayon. Nakasama na. Tatrabaho na natin. Okay, so masarap marami din sa pakiramdam na yung natutunan mo, binabalik mo din. Okay. Hinahasama mo din yung mga estudyante kung paano ka natuto. Yan. Nabigyan ng confidence. Diba? Kung ano yung na-share mo sa mundo, sinishare mo din. Sinishare din nila. So that's the cycle of our generation. Yes! At maraming salamat kay Sir Ted dahil sa ganong culture. Okay. No. Oh, diba? Hindi tayo pinabayaan ni Sir Ted. Ted Makaraig. Dr. Ted Makaraig. No? Thank you. Tanong mo yung mga car-R natin dyan kung kilala mo. Kilala nyo ba si Sir Ted? Siya po yung head ng department natin. Comment down below. Kung kilala nyo siya, comment nyo lang. Yes. Kasama sa quiz yan. Tama! Sa mga nag-orientation nung Saturday. Nung nakaraan, mga first year natin. No? And ano ba, tungkol sa usapan natin nyo, may masasabi pa po kayo? Ate Jomen? Yeah! Nalaman ko din mas matanda ako. Ayan, o nga pala. May mga ganang hanggang ngayon na yung mga estudyante gumagraduate na sa department natin. Bumabalik sila, no? Yes. Para magturo. So, nandiyan si Sir Nieva, si Sir Brian Ibares. So, napakadami namin. Hindi man sila full-time na nagtuturo. Meron din silang mga industry experience, okay, which is yun nga, very, very relevant dun sa mga tinuturo nila na nakakatulong palalo para ma-enhance yung knowledge tsaka yung skills ng mga estudyante tinuturo. Yan. So, yun na yung pinaka-give back. Yung give back. That is number one. Salamat sa panonood. Diyan mo natatapos yung ating top 5 ng uri ng estudyante or limang uri
uri ng estudyante. Manipulate top 5, no? Limang uri. Limang uri ng estudyante. Pagkatapos, graduate. Special thanks kay Ma'am Jome. Salamat sa guesting. Yung TF mo, pag-usapan na lang natin. Hindi naman siya nag-ML, hindi siya pwede sa Diamonds or Lifetime Starlight. special guest ko nga pala si Ma'am Jomen Barrios. Sunod ulit. Sunod ulit. Hinikayat ko siya para sa ganitong usapan. Kasi parehas kami. Payback time. Parehas kami ng ginagawa as sarap. Of the moment. Sarap sa pakiramdam. So, thank you for your support kay KRR. Hashtag KRR. Hashtag SirRR. And subscribe tayo para sa inahabol natin. Sabihin ko ba? 1K subscriber. Yeah. Thank you, thank you, thank you! Thank you sa mga nag-subscribe. Hindi kayo mawawalan. Hindi din sila magkakaroon. Okay, like, share, subscribe. Okay, hanggang dyan sa muli. Thank you. Bye-bye. Pakibigay po yung updated yung schedule. Shoutout sa mga magulang sa minamahal mong mga kamag-anak. Ayun! Happy birthday, Tata! Yeah. I love you! Yeah. Happy birthday po, happy birthday! Shoutout kay Tita Bebo, happy birthday! Belated happy birthday kay Tita Bebo ng Bataan. Ha? Shoutout Bataan. Nakakabot na yung... Kaso wala kami dun eh. Representative lang namin si Papa at si Mama. Shoutout sa Alban Clan. Shoutout sa Salas Family. Shoutout sa mga estudyante kong first year na nakasubscribe na. Hello. May nahabol sila na Road to End. At shoutout sa mga nagpa-shoutout sa YouTube ng mga estudyante. And shoutout sa mga professor natin na mag-inis pa dito sa inyong ko. Okay. Shoutout sa BSIT 4th year. BSIT first year, second year, and third year. Lahat pala yun, hawak ko. CS fourth year, shoutout sa inyo. Sino pa mga nagpapa-shoutout? CS second year, AND pala. Yeah, nagpapa-shoutout sila. So lahat, subscribe po. Shoutout sa kaparokya natin, estudyante mo yan. Sa mga parokya natin. Share nyo, like nyo rin, share it. Subscribe din kayo sa mga parokya ni Basa. Correct. So shoutout palagi sa kanila. Doon ako nag-umpisa, doon ako walang nakita. Oo, okay. Yes, hanggang sa muli. Bye.